Sa video ito, pag-usapan natin kung safe at okay lang ba talagang gamitin yung magic washer sa ating stock na CVT or pulley, ano yung mga advantage pag naglagay tayo nito, at kung kailan ba tayo dapat maglagay nito. So sa mga recent video po natin ay nag-testing at in-experiment po natin yung magic washer sa mabigat at magaan na bola. At base sa resulta na nakuha natin sa mabigat na bola ay maganda po yung epekto nito, pero sa magaan na bola ay wala masyadong pagbabagong nangyari. Pero sa isang araw ko ng paggamit ng magic washer sa magaan na bola ay may nakita kong magandang advantage dito. So mamaya explain ko sa inyo kung ano yung magandang advantage na yon. So actually pangatlong video na po natin ito about sa magic washer. At alam ko po na marami yung naging interesado sa naging experiment po natin. Kasi sa totoo lang yung magic washer ay napakaliit lang na pyesa nyan, pero malaki po yung impact sa takbo or andar ng ating mga CVT at ng ating mga motor. Marahil marami po sa atin yung nag-i-invest ng mamahaling mga pang-upgrade katulad ng mga racing pulley, kalkal pulley, which is sa totoo lang is may presyo at kamahalan yung iba sa mga yon, at talagang gagastos po tayo. Kasi kung maiintindihan po talaga natin yung pinaka-epekto nito sa ating CVT, ay malaking tulong po ito sa atin para hindi na po gumastos ng malaki, dahil kagaya nga ng sinabi ko, kakapiranggot na washer at hindi naman nagkakahalaga ng sobrang mahal. Actually wala namang 100 pesos yun eh. Pero may impact na po siya sa acceleration ng motor po natin. Kumbaga pwede na rin natin isali yung magic washer as part sa pagtutono ng stock na CVT po natin. Una sa lahat, para saan po ba yung magic washer? Ano po yung history niyan at ano po yung pinaka main purpose niyan? So para po sa mga hindi nakakalam, ito po yung tinatawag na magic washer. Originally, ginagamit po ito sa mga Yamaha brand na motor para ma-extend po yung kanilang bushing at magkasya po yung kanilang mga belt. Sa Yamaha po kasi, may dalawang variants ng belt na pwedeng kumasya sa isang motor. Isang maikli at isang mahaba ng konti. So kung gagamit ka po ng mas mahaba na konti or mas makapal ng konti kaysa dun sa stock mo, kailangan mo pong gumamit ng magic washer para magkasya po or mag-swak po yung belt sa kanilang mga pulley. So paraan din po yung paglalagay ng magic washer para hindi masyadong pumagpag yung belt sa kanilang mga CVT. So simple concept lang naman eh, dahil kakapalan yung belt, kailangan din kapalan kung saan dadaan yung belt para mag-swak po siya. Kumbaga parang ganito lang po yan eh. Ito may sample po tayo dito. Halimbawa ito po yung belt po natin. So cross section po yan, or parang tinitignan natin sa side view. Kumbaga halimbawa ito yung totoong belt natin, no? So pag tinignan po natin, pag pinutol po natin yan dito, ganito po yung shape nyan, or makikita po natin. Pag in-extend po natin or nagpalaki po tayo ng belt, ibang belt yung ginamit natin, mas malapad ng konti. So kumbaga kung ito yung original belt natin, gagamit tayo ng mas malapad, ganito po yung representation yan. So nakatupi yan ha. So yan, ibubuka po natin itong tinupi natin, representation na lumapad yung belt natin. Ngayon ito naman po yung representation sa ating CVT. Ito yung part sa may pulley part. So ito po yung belt, kunyari ayan, fit na fit po siya dyan. Kung makikita nyo, saktong sakto po yung hulma nya dito sa ating drive face at pulley. So naka side view yan ha, kumbaga parang pag hinati, ganito po yung itsura nyan. Ngayon, halimbawa ayan ha, hindi pa tayo naglalapad ng belt, swak po yan. Ngayon maglalapad tayo ng belt. So ilalapad natin to. Kailangan rin po nating laparan yung bushing po natin or extend ng konti. So kunyari ito po yung magic washer natin, itong pink na part na extension. Yan, para mag-swak po ulit yung ating mga belt dito sa pulley. So yun po yung pinaka basic concept ng pagdadagdag ng magic washer sa ating mga CVT. Para kapag lumapad ng konti yung belt is magsaswak pa rin po siya dito sa angle ng drive face at pulley. Ngayon, ano naman po yung epekto ng magic washer kung sakali mang hindi po tayo naglapad ng belt, hindi po natin nilaparan, ganun pa rin yung belt natin, pero nagdagdag po tayo ng magic washer sa ating mga CVT. So yung mangyayari po dyan, halimbawa ito yung pinaka default na pwesto ng belt natin. Kung makikita nyo, hindi pa siya nakasagad sa pinaka ilalim. Ngayon, pag nilagyan po yan natin ng magic washer, so yan, kunyari ito po yung magic washer natin, itong pink na yan, so na-extend ng konti. Yung nangyayari, yung dating position po ng belt natin, lumuwag na po. Ngayon, dahil lumuwag na po sa gilid, ang mangyayari, bababa po yan ng konti para mag-fit po siya. Siyempre, sisiksik po talaga yan, at yun po yung magiging starting point niya. Kumbaga bababa ng konti yung belt dahil lumuwag ng konti yung espasyo niya
dito sa may bushing. Ngayon, ano naman po yung magiging effect noon sa andar po ng ating mga motor? Ang mangyayari ay mag-uumpisa po sa mababang gear ratio yung belt po natin. So kung dati medyo nakaangat pa yun ng konti, ngayon bumaba na ng konti dahil sa magic washer. Mas ramdam po natin na magkakaroon po tayo ng arangkada pag mabigat na bola po yung gamit natin. Dahil po kasi yung mabigat na bola kapag walang magic washer, mag-uumpisa po siya sa gitna dahil mabilis po yung pag-angat ng mga bola po natin. Mabilis po niyang maitutulak ang pulley. At hindi na po natin mararamdaman na dumaan po sa mababang gear ratio yung belt natin. So matik, parang nandito na siya, parang nakasegunda na siya. So ngayon, dahil nagkabit po tayo ng magic washer, hindi na po siya mag-start dito sa bandang gitna. Mag-umpisa na po yan sa baba at parang magkakaroon po ng primera yung ating mga motor. So kung gusto nyo ng malinaw na comparison, may video naman po tayo dyan ng paggamit natin ng magic washer at walang magic washer sa mabigat na bola. Pero what if po kung gumamit po tayo ng magaan na bola at nag-add po tayo ng magic washer? Same concept pa rin po, lulubog po ng konti yung ating mga belt dahil rin nagkaroon ng puwang dito. At dahil hirap po yung magaan na bola na itulak agad yung pulley, ang magiging resulta po noon is dahan-dahan lang po yung pag-angat ng ating belt sa ating mga pulley. So hindi na po siya sobrang bilis at hindi na po siya magkakaroon ng sobrang bilis na arangkada. So dito na po papasok yung sinasabi ko po kanina na advantage. So ano nga po ba yung advantage ng paggamit natin ng magaan na bola at pag-add po natin ng magic washer? So kagaya po ng sinabi ko kanina, matagal po yung pag-angat ng belt pero mag-umpisa po siya sa pinakailalim dahil magaan po yung bola natin. Pero mabagal na po yung angat ng belt natin. So ano po yung resulta po nun sa andar po ng ating mga motor? So ang mangyayari kapag ganun na po yung scenario is tumatambay yung ating mga motor sa specific na gear ratio. So halimbawa po, ilipat natin yung konsepto sa decambio. Pag matagal yung paglipat ng kanyang gear ratio, halimbawa matagal yung primera, matagal yung segunda, matagal yung tresera. So ang magiging epekto po nun sa ating mga scooter is mas malakas po yung power ng ating motor sa low RPM pa lang. So syempre sa low RPM, kung tatambay po yan sa primera at segunda, which is yung may pinakamalakas na hatak power at pinakamagandang gear na gamitin sa mga ahunan, actually sa mga rider po na alam po pagganahin yung manual or decambio na motor, alam po yung tinutukoy ko na to. So para sa iba na hindi alam yung primera, segunda at saka yung manual na motor, sa madaling salita, mas malakas po yung power natin sa low RPM at magagamit po natin ito sa ahunan kung may mabigat ka na OBR, kasi mas matagal po yung pagtambay niya sa lower gear ratio po natin, which is yun yung may pinakamalakas na hatak. So kung alam nyo po yung lower gear ratio or parang primera na tinutukoy ko, halimbawa diba nakahinto yung ating mga motor, tapos ikutin natin yung silinyador. May part yan na parang malakas yung hatak or aalis tayo sa pwesto. So kapag umalis tayo sa pwesto, siguro mga ilang metro pa lang, mananatili yung pakiramdam ng hatak na yon ng medyo matagal. Actually po kahapon, di ba nagamit na po natin yung magaan na bola tapos dinagdagan po natin ng washer. So yung first impression po natin doon is naging maungol or medyo parang maingay po yung CBT. So after po natin mag-vlog about doon is hindi ko pa po tinanggal yung magic washer. So nagamit ko pa po yung motor hanggang gabi. So yung experience natin sa paggamit natin ng motor sa actual ride test, at saka may OBR pa po kasi ako kahapon eh, actually dun ko lang po naramdaman at napagtanto na malakas pala yung power niya. Kumbaga nararamdaman ko na kayang-kaya akong dalhin ng motor at hindi po siya nahihirapan kahit may OBR po tayo. So parang ganito po kasi yung concept niyan eh. Halimbawa sa manual na motor, balik po tayo sa manual na motor. Yung primera po niyan is medyo maungol talaga. Ngayon kung hahabaan po natin yung primera natin sa mga decambio is medyo maingay din po yung ungol ng motor po natin, di ba? So ganun din po yung nangyari sa scooter po natin. So alam naman natin na literal na po or likas na po na may arangkada po yung mas magaan na bola. So nung naglagay na po tayo ng magic washer sa magaan na bola, kumbaga ganito yun eh, mabagal po umangat yung belt po natin. So halimbawa ito, primera. Sa CBT po kasi walang primera, segunda, sa mga manual lang po yun. So halimbawa ganyan, yung primera matagal bago siya umangat sa segunda, bago umangat sa tresera, bago umangat sa kwarta. So ganun po yung reaction na magaan na bola. At ang advantage po nun is malakas sa hatak, malakas sa ahunan,
kung may OBR po tayo ay hindi po tayo mahihirapan na pag-accelerate po ng ating mga motor. So ganun po yung nangyayari. Actually, palagay ko hindi nyo po ito magigets hanggat hindi nyo po siya sinusubukan. Pero para sa akin kasi na experience ko siya at gusto ko siyang i-share sa inyo, nasa sa inyo na lang kung gusto nyo rin siyang gawin sa inyong mga motor. Kasi sa totoo lang po, napakaliit po ng pyesa na to, pero napakalaki po ng impact niya sa CVT po natin. Ngayon, kung makakabisado po natin or alam po natin siyang itono sa ating mga CVT, sobrang laki po ng matitipid po natin at hindi po siya hassle na ilagay po sa ating mga CVT. Baka po may magtanong kung okay lang po bang gumamit ng magic washer sa stock na pulley natin, kasi baka akala ng iba sa kalkal pulley or sa racing pulley lang po siya applicable. So para mas maintindihan po ninyo, ito po yung representation po natin ng stock pulley. At ito naman po yung representation ng kalkal at saka ng mga racing pulley. So dito po sa stock pulley po natin, magsaswak po yung ating mga belt. Kumbaga sa stock configuration, swak po yung angle ng gilid ng belt po natin. So ito po yan. Ayan o. Ayan, tong gilid ng belt po natin na yan. Naka-angle po kasi yan. Naka parang medyo patusok ng bahagya. Pero hindi naman totally. Bahagya lang naka-angle. Ngayon, yung gilid po na yon is swak po siya sa pag-slide po ng ating mga pulley at drive face. Dito, parang ganito lang po yan. Halimbawa, wala pang magic washer. Yung belt po natin ay swak na swak po yan, yung stock configuration. Dito sa gilid, walang labis, walang kulang. Ngayon, pag nagdagdag po tayo ng magic washer, ganun pa rin po, swak pa rin po yung angle niya sa gilid. Kumbaga, mangyayari, lulubog lang po ng konti yung belt po natin. Pero ganun pa rin, swak pa rin po yung tabas niya dito sa gilid at smooth pa rin po yung paggalaw po niyan even kahit wala pong magic washer or even kahit may magic washer po. So kaya naman masasabi natin na fit pa rin po yung ating mga belt at hindi po niya masusugatan yung ating mga rampa ng drive face at pulley natin. So ngayon, ano naman po yung sitwasyon ng ating mga belt sa ating mga racing pulley at kalkal pulley at kaya po nila nilalagyan ng mga magic washer yung kanilang mga setup. So naglalagay po sila ng magic washer para po mag-fit or mag-break in po yung kanilang mga belt sa kanilang mga rampa. Kasi po yung rampa ng mga kalkal at racing pulley ay iba na po kumpara dito sa stock configuration po natin na naka-angle ng konti. Yung sa mga racing po kasi naka-degree na po yan or medyo aggressive na po yung degree niyan dahil naka-design po yung mga racing at kalkal pulley para mabilis po umangat yung belt sa kanilang mga rampa ng pulley at drive face. So sa ganong senaryo, hindi na po mag-fit yung kanilang mga belt sa kanilang drive face at pulley. Sa case ng ano to ha, kalkal pulley at racing pulley. So halimbawa, yung degree is, halimbawa dito sa taas, medyo, ayan, isara natin ng konti. Ganyan na po yung degree. Sa stock, medyo nakabuka pa po eh. Pero mabagal po yung akyat niya sa stock. Ngayon sa racing at stock, medyo nakadikit na po. Para kahit konting RPM pa lang po, mabilis na po umangat yung belt. Ganun po nila dinesign yung mga racing pulley. Ngayon, dahil po doon, yung ating mga belt is magkakaroon na po ng gap dito. Or parang konting ipit sa ibabaw. Kumbaga, hindi na po siya swak sa hugis ng ating rampa ng drive face at pulley. Kumbaga, pag inipit po yan, magkakaroon na po ng gigil, magkakaroon na po ng pagginig, at yun na po yung nagkokos ng pagpag na belt. So ngayon, para solusyonan po yung pagpagpag ng belt sa mga racing or kalkal pulley, naglalagay po ng magic washer para maging additional na space para sa pagbe-break in ng kanilang mga belt. So para hindi po siya masyadong masikipan at magkaroon po siya ng space for adjustment. So ganun po yung concept sa paglalagay ng magic washer sa mga racing pulley. So kung iintindihin po natin, iba po yung gamit ng ating mga magic washer sa stock na pulley at saka sa mga racing pulley. Actually, sa stock nga is fit na fit yan, kaya wala talagang magiging aberya yung ating mga magic washer po dyan. So sa stock na pulley, maiiba niya lang po talaga yung tono ng acceleration, pero hindi niya po gagawing mapagpag yung ating mga belt. Actually, ngayon po kasi is focus lang po muna tayo sa stock at saka kung ano yung pwede nating maitono sa maliit na paraan or sa paraang hindi po tayo gagastos ng malaki. So ito, sagutin lang po natin yung mga ibang comments sa recent video natin para maging malinaw na rin sa kanila yung paggamit po ng magic washer. So meron po dito, tingin ko sir magbe-break in pa yung CVT pag may magic washer. Kasi sa sitwasyon ko na nakasan racing pulley set 13 grams flyball with magic washer, mas may arangkada at di pagpag ang belt.
Pero pag walang washer, pag si belt at nagpapabuelo. So kagaya nga ng sinabi ko, kailangan po ng washer ng mga racing pulley po dahil yung belt po ninyo is mag-a-adjust pa po yan. Pero kung naka-stock pulley po kayo, yung inyong mga belt ay hindi na po mag-a-adjust dahil swak na po yung angle or yung shape po niyan para po sa rampa ng pulley at drive face. So talaga magpapagpag po talaga yung belt ninyo kapag hindi sakto yung lapat ng belt sa gilid niya. So dito meron pa po nag-comment, so ano recommended mo boss in terms of arangkada lang yung prayo? Mas gaan ng bola or mag-stock na bola with washer? Actually magandang tanong po ito, lalo na yung washer po natin is nakapagbigay po ng arangkada sa mabigat na bola. So kung ako po yung tatanungin kung gusto ko ng arangkada, washer na lang po yung gagamitin ko, hindi na po ako magagaan ng bola. Dahil po kasi sa pag nagaan po tayo ng bola, tatamaan po yung fuel consumption natin. Kung city driving lang naman po tayo at kailangan po natin ng arangkada, mas okay na washer na lang dahil bukod sa hindi mo na pinalitan yung iyong mga bola, ay hindi rin po magbabago yung konsumo ng iyong mga gasolina. Actually, yung center spring din, kaya niyang magbigay ng arangkada. Yung epekto naman nun sa mabigat na bola is parang pagagaanin niya. Ang kaso, matatamaan din yung fuel consumption mo. So kung gusto mo ng upgrade na hindi ka masyadong gagastos, at bukod doon ay hindi patataas yung konsumo ng iyong gasolina, mabigat na bola plus magic washer, mas okay para sa arangkada. So ito pa po, last na question. Ang washer ay ginagamit if nag-oversize ka ng belt. Sample sa NMAX version 2, nagpalit ka from B8R to 2DP belt oversize. Para lumapat sa aftermarket or kalkal pulley and drive face ang oversize belt. So yun, na-explain na po natin yun sa unang part ng video natin. Pag nilaparan yung belt, kailangan po natin talaga maglagay ng magic washer para hindi po tayo manibago sa andar po ng motor po natin, at also hindi po lumagpas yung ating mga belt dito sa pinakadulo ng ating mga pulley. Ang mangyayari po kasi pag naglapad po tayo ng belt, di tayo naglagay ng magic washer, maaaring lumabas na po yung belt dito sa pinakadulo dahil po hindi na po tama yung space ng kanyang bushing. So yun, sana naliwanagan po kayo about sa magic washer po natin at kung ano po yung purpose niya at magagawa sa ating mga motor. So ngayon sa stock pulley po muna yung focus po natin, pero sa next vlog po natin, mga kalkal pulley, racing pulley po, pakikialaman na po natin. Pero as of now, para po sa mga stock is good, baka ito lang po yung maging sagot para masolusyonan po yung problema nyo at para magkaroon po ng konting upgrade yung inyong mga CVT. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Magic washer para sa ating mga CVT. Bye bye.